ano, nasaksihan din natin isa sa mga paboritong pagkain ni Dr. Jose Rizal bilang we're celebrating yung kanyang 162 birthday celebration. Si Audrey, halos pareho kayo ng paborito, Audrey. Ngayon, yung sinabi ko kanina, munggo, pansit, pinola, na may kalabasa. So, ngayon naman, sisilipin natin ulit ngayong umaga kung ano nga ba ang ilan sa mga paboritong pagkain pa ni Dr. Jose Rizal. Let's all watch this. Mayroong ilang mga pagkain sa Pilipinas na bumihag sa panlasa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. At naririto ang kanyang mga paboritong pagkain na binabalik-balikan niya. Unang-una na rito ay ang pagkain kinahihiligan ng marami at masarap ngayong malamigang panahon, ang tinolang manok. Karaniwang pinagtatalunan kung sayote ba o papaya ang dapat isahog dito. Ngunit mayroong sariling bersyon si Rizal dahil kalabasa ang ipinasasahog niya na sangayon sa kanyang propesyon bilang manggagamot ng mata dahil kilala ang kalabasa bilang pampalinaw ng mata. Kaakibat din ng kanyang propesyon ang kanyang pagmamahal sa ina. Kaya't bago pumanaw si Rizal ay ipinaluto niya sa kanyang ina ang paborito niyang karneng asada o karne ng baka kagaya ng batok na ibinabad sa espesyal na sarsa na gawa sa giniling na bigas at ng pinagbabara ng baka na daya, parsley at olive oil. Sa dinarami-rami din ang nalakbay na lugar ni Rizal, kagaya ng Germany, nagkaroon din siya ng paboritong pagkain dito, kagaya ng sauerbraten o ang tinaguri ang national dish ng Germany, na karaniwang steak ang tawag sa atin. Sa panghimagas naman ay kinahiligan ni Rizal ang tsokolate o ang tinunaw na chocolate at panutsa o peanut brittle. Sa sikat na nobela ni Rizal na Noli Mi Tangere at El Filibusterismo, nabanggit din niya rito ang ilang mga paborito niyang pagkain, kagaya ng escabetching biya, bistek Tagalog, pansit langlan na pinaghalong bihon at miki na nanggaling sa kasabihang pansit lamang ang handa namin. Susunod ay ginisang munggo, sardinas secas o tuyo na may sinangag, at sinigang na ayungin na pinaniniwalaang nire-representa ang pagkain ng mga mahihirap na siyang kaakibat ng pagiging makabayan ni Jose Rizal. Lahat ng pagkain nabanggit na ito ay hindi lang basta natipuhan ng ating pambansang bayani, kundi mayroon ding kaakibat na mayamang kasaysayan na naghihintay na matikman at matuklas.